So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Pag-usapan natin itong punto por punto, literal na straight to the point na komento ni House Deputy Minority Leader at ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. So kung dati irrelevant to at laging nababash, ngayon talagang literal na may sense at may punto po ang kanyang sinasabi. So ano nga ba yung sabi ni Ma? Ito guys ha, galing to sa Abante News. Basahin natin. Duterte, pinalakas loob ng China. Kayo guys, ano yung komento nyo? Naniniwala ba kayo na pinalakas ng mag-amang to ang kalooban nitong mga Chekwa na to para bombahin tayo, iharas tayo, at ibuli tayo? Naniniwala ba kayo? Sumasang-ayon ba kayo dito sa sinabi ni House Deputy Minority Leader ACT Teacher Representative Franz Castro? Para sa akin, yes. Naniniwala ako. Alam niyo kung bakit? Silent means yes. Kasi guys, imagine na, mantakin mo, sa gitna ng ginagawang pambubuli sa atin, sa gitna ng ginagawang harassment sa atin, sa gitna ng ginagawang aggression sa atin, narinig niyo na nagsalita tong mag-amang to? Ha? Narinig niyo na kinundi na ng mag-amang to ang ginagawang pambubuli? Obvious guys na aggression, harassment po ng China sa bansang Pilipinas. Narinig nyo na kinundi na nila? Wala, di ba? So para sa akin, silent means yes. Okay lang sa kanila na winawater cannon tayo. Di ba? Okay lang din sa kanila na binabangga ang ating mga barko. Kasi wala silang komento eh. O nasan yung sinasabi nyong may puso para sa mamamayang Pilipino? Ha? Mantakin mo, may tatlong nasugatan. Ang iba talagang literal na injured. Grabe. So ngayon, sabi ni ano, ni Franz Castro, kinundi na sa kamera ang panibagong harassment ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na magdadala ng supply sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. So ganito kasi yun guys. Magre-resupply lang sana. Magdadala ba ng medicine, foods, water, di ba? Resupply mission nga itong ating Philippine Navy doon sa BRP Sierra Madre. Abay mantakin mo, tinatluhan. Talagang literal na pinalibutan po guys ang barko natin. Tapos yung dalawa, ginigit-git nila guys ng water cannon. Kaya nga nagkasira-sira ang Unaiza Mayfor, if I'm not mistaken. Anong kalaban-laban ng ano natin, ng barkong kahoy? Diba? Tapos wala man lang pagkukundina itong mga to. Lalo pat ngayon pumutok yung issue na mayroong secret deal. Talaga nga naman dapat paimbestigahan to. Kasi kung totoong mayroong secret deal, kawawa po tayo. Dapat managot. Diba? Ang person na vulnerable sa ginawa niyang commitment dito sa China, sa ginawa nilang deal, kasunduan. Diba? Talaga nga naman, oo. Grabe. Wala na ngang maaasahan sa inyo kahit man lang dito sa isyong to. Wala, puro lang sila prayer rally. Mantakin mo doon sa Bulacan, target nila, prayer rally ng hakbang maisog, demolition job na naman. Kakaloka. Tapos dito sa literal na totoong isyo, tahimik. Utak niya may ubo. Ano sabi pa dito? Ayon kay House Deputy Minority Leader ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, dapat nang magsagawa
ng imbestigasyon ang Kamara de Representantes upang malaman kung totoong merong usapan ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang China kaugnay sa paglimita ng supply na dahilan na dadalhin sa Ayungin Shoal. Kasi guys, ang gusto ng China, isang barko lang ang mag-resupply mission doon sa ano, sa Ayungin. Tapos, resupply lang talaga, pagkain lang, walang mga large-scale building materials, yung mga materials ba, para ayusin ang BRP Sierra Madre. Kasi ngayon kasunduan nila, hayaan na lang mabulok ang BRP. Eh di kung nabulok yan, eh di pati yung ano natin, yung exclusive economic zone natin doon sa Ayungin Shoal, eh di kinanin nila na lang yan. Nabubulol si Mima. Inangkin na lang nila yan. Kinanila. Diba? Kakaloka tong mga to. Kaya dapat guys, paimbestigahan to as much as possible, kahit mag Holy Week. Dapat paimbestigahan to. Diba? Grabe tong ano eh, panglalampaso nila sa ating soberanya. Tahimik pa sila sa issue. Literal na pinabayaan tayo sa ere. Diba? Sabi dito, sumobra na talaga ang China sa ginagawang harassment na ito. Kaya din naman nananawagan kami sa House Leader na isa lang na sa pagdinig ang House Resolution 1216 para malaman kung totoo nga ang ipinagkasundo ni dating Pangulong Duterte ang Ayungin at kung ano pang mga deal niya sa China. Truth, lalo pat nabalitaan din natin guys na may 36 Chinese na nagtatrabaho sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Anong ginagawa nila dyan? Eh di, nagaano? Espiya. Diba? Mantakin mo, laging alam nila kung saan yung ano natin, ang ruta natin. Eh, kasi nga may espiya sa loob. Kaya hindi tayo makagalaw. O, sino nagpasok dyan? Eh, imposible namang hindi alam to ni Duterte na siya yung mayroong secret deal. Diba? Isa kasi ito sa mga ginagamit na dahilan ng China para harasin ang mga Philippine vessel sa sarili nating exclusive economic zone. Kaya dapat na maungkat na ito. Tama guys, ungkatin na to. Kasi tingnan nyo to ha, pakita ko tong video. Panoorin nyo kung paano tayo binalahura. Nagtulungan na namang bombahin ang tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard ang ating resupply vessel sa Ayungin Shoal. Diba? At muntik pang banggain ng China ang ating bangka. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Alas 6 ng umaga kanina, makikita sa videong ito na inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang delikadong pagtawid ng isang barko ng China Coast Guard sa harap ng Philippine Supply Vessel na Unaiza May 4. Patungo sa Ayungin Shoal ang Unaiza May 4 para magsagawa ng resupply mission sa mga sundalong nakatalaga sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Bandang alas 7 ng umaga, reverse blocking maneuver naman ang ginawa ng China Coast Guard at muntik pa nitong mabangga ang ating bangka. Hindi dyan nakontento ang China. Mag-aalas 8 na simula nilang bombahin ng tubig ang mas maliit na Unaiza May 4. Pilit umiwas ang ating bangka pero binuntutan pa rin ito ng China habang patuloy ang pambobomba nila ng tubig. Hanggang sa malapitan ng inatake ng water cannon ng ating resupply boat. Ilang minuto pa, makikitang dalawang barko na ng China ang pinagtutulungang bombahin ng tubig ang kita ating yan. May pagkakataon pang nakagitgita ng resupply boat ng Pilipinas ng China habang patuloy ang pag-water cannon. Ang tensyong yan sa dagat tumagal ng isang oras at nagdulot ng malaking pinsala sa ating supply vessel. Ang Unaiza May 4 ay ang parehong sasakyang pandagat na nasira dahil sa water cannon attack ng China noong March 5. Makalipas ang isang oras, nakalapit ang isa pa nating barko na BRP Capra sa Unaiza May 4 para tulungan ang mga sakay nito. Sa kabila ng mga pangaharas, nakarating ang Unaiza May 4 malapit sa BRP Sierra Madre. Sakay ng inflatable boat, matagumpay na iniabot ng mga tauhan ng Philippine Navy ang mga supply. Diba? 80% made up of woods po yan, yung barko natin.
talaga nga namang pag winater cannon mo tapos nasa high pressure level, talagang sira yan. Diba? Tapos wala man lang komento tong mag-ama. Utak niya talaga may ubo eh, no? Para ba kayo sa mamamayang Pilipino o para lang kayo sa mga personal na interest din nyo? Diba? Kaya dapat paimbestigahan to eh. Kasi tingnan nyo guys, yan yung ginagawa nilang baraha. Diba? Kaya nila tayo winawater cannon. Dahil nga mayroong kasunduan si former President Duterte na ganito pala. Yan yung ginagawa nilang ano eh, card sa atin. Hindi, may kasunduan kayo. Tapos sasabihin pa ni Roque na tayo daw ang may mali. Tayo daw yung nag-acting ng ano, ng nagde-dangerous blocking maneuvers. Talaga nga naman, oo, ano? Kayo guys, ano yung sa inyo? Umaagree ba kayo dito kay ano? Kay House Teacher Representative Franz Castro na pinapalakas ng mga Duterte ang loob ng mga Chekwa na yan? Para sa akin, truth. Kasi guys, kung hindi mismo sa kanila, kung sila nagkukondena, I'm pretty sure guys na nabawasan na din yung tension. Kaso wala eh. Silent means yes. Okay lang sa kanila na binubomba tayo, tuwang-tuwa pa. Kung sakali, di umano. Diba? Wala na talaga tayong maasahan sa mag-amang yan. Talagang literal na may mga sapak yung utak ko eh. Mga diputa, good. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.